Sinisikap ng mga magulang ni Nick na matrap siya sa isang kasal. Sabi ni Hayden, habang naglalakad ako papasok ng kwarto dala ang damit ni Jason. Tumawa ako. Kawawa naman siya. Tapos na ang playing life niya kung magkukumbinsi sila. Malalampasan niya ito, trust me. Sinabi niya, nga pala, nakahanap siya ng bibili ng bahay mo. Talaga, yep. Ipapakita ko sa'yo, yung contract bukas. Sige, tumango ako sabay upo sa kama. Ilalagay mo ang pera sa account ni Jason. Ngumisi siya, gusto mo na bang simulan ng pagpuno sa account na iyon? Oo, tumawa ako. At least hindi ako mababaliw sa pagtatangkang i-unlock ang account na iyon pagkatapos kitang patayin, dahil sinabi mo sa akin ang password. Pinigyan niya ako ng kakaibang tingin bago umiling. Tinatakot mo ako. Dapat matakot ka, mister. Napangiti ako habang sinimulan kong tupiin ang damit ni Jason. Pero seryoso, paano kung may mangyari sa atin? Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Kaya gusto kong simulan na nating maglagay ng pera sa account na iyon. Alam ko, bumuntong hininga siya sabay halik sa pisngi ko. Alam kong medyo maaga pa. Pero sa lahat ng nangyari sa mami ko at kay Kevin, mas gugustuhin kong gawin ang mga bagay ngayon. Baby, you're being paranoid. The boy is in my father's will and in mine. He will never have money problem. And same thing pagdating ng kambal. I just don't want someone like my mother or Kevin to make trouble again. Jason will kick their asses if it happens. Tumawa ako. Alam ko, he's a fighter. Yes, he is. Halika dito, sabi niya, at pinulupot ang braso niya sa balikat ko para hatakin ako palapit. Kamusta na sila? Tanong niya sabay lagay ng kamay niya sa tiyan ko. Good. Palagi silang kalmado. They don't even kick that much. Nakangiti kong nilagay ang kamay ko sa kanya. At kailan mo ako papatinginin sa nursery? Malapit na. Malapit nang maging ready. Bakit ayaw mong makita ko? Itinanong ko. Dahil may gusto kang gawin at hindi kita papayagan. Kahit kailan hindi kita nakitang pumasok sa kwartong iyon, kailan ka may time para ayusin. Sa gabi, kapag natutulog ka, dahil alam kong kahit naramdaman mong bumangon ako sa kama, tinatamad kang sumunod sa akin. At tama siya, bumangon siya sa kama sa oras na mas masarap ang tulog. Napangiti ako sabay hampas sa braso niya, you're an evil man. Alam ko, and I love it. Whatever. Maghihintay lang ako. Wala kang choice, ngumisi siya. By the way, you're still sure don't want an epidural? Tanong niya na seryosong nakatingin sa akin. Oo, tumango ako. I didn't use it for Jason, and I'm not gonna do it now. Ayoko. Sige, sabi niya na mukhang hindi sigurado. Pero hindi ba masakit? Oh, it did, trust me. Akala ko mamamatay na ako. Pero ayoko pa rin. Nagkibit balikat ako. I swore I wouldn't let anything inside of me again. Kaya naman nung nalaman ko na after giving you ay hindi dapat magtalik ng 6 weeks. Tumingin siya sa akin na parang baliw. Ano nga ulit? After giving, bawal akong makipagtalik sa loob ng 6 na linggo. Paliwanag ko pagkababa ko sa kama at kinuha ang mga damit ni Jason. Inilagay ko sila sa isa sa aking mga drawer. Dadalhin ko sila sa kwarto niya later. Hold the fuck up. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Natawa ako ng mahina. Hayden, binabasa mo ang mga pregnancy books na iyon at hindi mo alam iyon. Kapag napag-usapan ng mga libro kung ano ang nangyayari sa panahon ng pagbubuntis. Hindi pagkatapos. Well, totoo naman. That will be more than 2 fucking months. Since hindi mo ako papayagan na magtalik sa'yo ngayon. Putol niya ng malakas. Hingal na hingal akong tumingin sa kanya nang nanlalaki ang mata. Hayden, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Pero honey, akala ko alam mo na, sabi ko napilit na pinipigil ang tumawa. Bumuntong hininga siya bago humiga at pumikit. Napangiti ako, Hayden, hindi naman ganoon katagal ang 6 weeks. Pinuksan niya ang mga mata niya, at pinandilatan ako kaya mas lalo akong natawa. Hey, huwag mo akong titigan, ikaw ang gustong mabuntis ako ng mabilis. Napaungol siya, saka muling napapikit. Nagring ang phone niya. Ano? Sinagot niya ang tawag. Umiling ako. Masungit na lalaki. Sige, salamat sa'yo. Ibinaba niya ang tawag bago ibinalik ang telepono sa nightstand. Pumalik na sila. Sige, let's go. No, I'm going. Dito ka na lang. Sabi niya na tumayo. Gusto kong pumunta. Hindi sa lahat ng oras makukuha mo ang gusto mo. Sabi niya, sabay lakad papunta sa pinto. My water can break, alam mo, habang wala ka, sabi ko at napatigil siya.
magsuot ka ng sapatos. Hey baby, napangiti ako habang tinutulungan ni Hayden si Jason sa backseat. Hey mommy, how was the trip? It was good, eh ikaw made too. Natawa siya nang pumunta si Hayden sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Ew, really? Yes, and they take milk from under the cow? The man said he had mommies have milk, but you don't mommy. Tumawa ng mahina si Hayden. You'd be surprised son. What else did you guys say? Mabilis kong tanong na bahagyang pinandilatan si Hayden. How to make bread, and we played games. Hikab niyang sabi. Tired. Tanong ko sabay lingon sa kanya para makitang humikab ulit siya. Yes po, when are the babies coming? Very soon, they can come anytime now. Why are you excited to see them all of a sudden? Itinanong ko. Carlos said, I can tell them what to do because I'm the big brother. Oh okay, tumawa ako. That's why, he's going far. Sabi ni Hayden sabay tingin sa akin. Hayden. Sigaw ko mula sa closet habang naghahanap ng damit. Where is it? Kakaiwan ko lang dito kahapon. Sumandal ako sa pader at bewang, huminga ng dahan-dahan. Lahat ng iyon sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay dapat na ngayon. At napakasarap ng tulog ko. Hindi maaaring pumili ng isang mas mahusay na oras. Hayden, tumawag ako ng mas malakas. Yes. Sagot niya habang naglalakad sa closet. Anong problema? Uminto siya at nanlaki ang mata niya sa basang bahagi ng damit ko at ang likidong dumadaloy sa binti ko. Nabasag ang panubigan ko. God, Hayden wag ka lang tumayo dyan. Sabi ko habang nanatili siyang nakatayo doon na nakatitig sa akin. Dalhin mo ako sa ospital. Ngayon, no, of course not. Why don't we just stay here and chill? Siyempre ngayon. Wake Jason up and bring me to the damn hospital. Sa wakas ay nahanap ko na ang damit ko. Mabilis kong isinuot iyon at lumingon para makitang wala na siya. Hindi na ako naghintay bago lumabas ng kwarto. Naglalakad na si Hayden palabas ng kwarto ni Jason, dala ang baby's bag, kasunod si Jason na kinukusot ang mga mata. Why are they coming now? It's night, angal ni Jason. Hindi na siguro sila makapaghintay. Nakangiti kong hinawakan ang kamay niya. Let's go before they start really acting up. Nasaan si Jason? Tanong ko kay Hayden habang inalalayan ako sa hospital bed. Kasama ang parents ko sa hallway. Sabi niya sabay hila sa paa ko at hinila ang takip sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti. Sa ngayon. Hinawakan niya ang kamay ko, sabay halik sa ibabaw, I love you. Pinisil ko ng mahina ang kamay niya. I love you. Bumukas ang pinto at nakangiting naglakad ang doktor. Mr. and Mrs. Montemayor. Pinati niya kami. Hello doktor. Sumagot ako. Hindi pa nagsisimula yung contraction diba? Not yet. May darating na nurse para alagaan ka. Babalik ako mamaya. Tumango ako habang papalabas siya ng kwarto. You're horrible man, sigaw ko ng malakas na nanlilisik kay Hayden. Isa pang contraction ang tumama sa akin. Napaungol ako nang may kumawala sa akin. Ingal ang baby. Ibinaling ko ang ulo ko para tumingin ulit sa kanya. Don't tell me what to do. I don't think you have any idea how much I hate you, right? Bumuntong hininga siya sabay halik sa kamay ko. Alam ko, baby. No, you don't know a damn thing and don't call me baby, kapag itutulak ko na silang dalawa palabas ng ari ko. Mukha siyang nabigla. Okay, I'm sorry, baby. Siya ay huminto, Tia. Sorry is not gonna make it go faster, stupid man. Malakas na sabi ko habang naglalakad papasok ng kwarto si Mommy Deborah. Lumingon sa kanya si Hayden, at nakahinga ng maluwag. Did he just? I swear to God Hayden kapag natapos na ang lahat ng ito, pahihirapan kita ng husto. Kahit si Jason ay hindi ka makikilala. Sumirit ako at hinila ang kamay ko, mula sa kanya. Nilingon niya si Mommy Deborah. Bakit galit na galit siya sa akin? Dahil gusto kong lumayo ka sa akin. Sumirit ako. Hindi ko nga alam kung bakit galit na galit ako sa kanya. I just am. Bahagyang umiti si Mommy Deborah bago lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Nagsimula akong huminga ng dahan-dahan. I want them out of me. Alam ko, ipikit mo lang ang iyong mga mata at huminga ng dahan-dahan. Ginawa ko, at nagsimulang huminga ng dahan-dahan. Pinuksan ko sila nang marinig kong bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Kumusta, Mrs. Montemayor? Masakit. Umiti siya bago kumuha ng gloves at lumipat sa legs ko.
Maingat niyang itinulak ang mga ito. Sana sinabi na lang niya sa akin na tapos na. At na maaari kong simulan ang pagtulak. 6 cm, you're going pretty good, Mrs. Montemayor. Sabi niya sabay takip ulit sa legs ko. Bumuntong hininga ako bago tumingin kay Hayden na nakaupo pa rin sa upuan habang nakatingin sa doktor. I'll be back later, sabi niya, sabay lakad papunta sa pinto. I'll be right back. Tinala ni Brian si Jason sa bahay ni Kathy. Dapat nakabalik na siya ngayon. Sabi ni Mommy Deborah bago din lumabas ng kwarto. Ibinaling ko ang tingin ko kay Hayden. Bakit ka nakatitig sa doktor? Tanong ko nang medyo kumalma ang sarili ko. She touched what's mine. Pulong niya na nakasandal. Baliw ka talaga. Umiling ako. Bakit ang layo mo? Tanong ko at naguguluhan siyang tumingin sa akin. Halika dito. Sigurado ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. You don't hate me anymore. Of course not, baby. Bahagya siyang umubo para itago ang tawa na kumawala sa kanya at tumayo para umupo sa tabi ko. Isa pang malakas na contraction ang tumama sa akin at napasigaw ako bago ko napigilan ang sarili ko. Mamamatay na ako. Ipinikit ko ang aking mga mata sa kahuminga ng malalim at nagsimulang umiyak. Kailangan kong itigil ito. I'm sorry, baby. Bumuntong hininga siya sabay lapat ng labi niya sa noo ko. No, you're not, sabi ko sabay hawak sa kamay niya at pinisil ng malakas. I love you, but I hate you so much right now. Alam ko, wala kang alam. Hindi ikaw ang magtutulak ng dalawang sanggol. Marahil ay naghintay kami ng isa o dalawang oras. Hindi ko na rin alam. Pero after a very long time na umiiyak, humihikbi at nagmumura ako kay Hayden. Sa wakas ay sinabi ng doktor na handa na ako. Okay, Sophia, this is not your first, so you know how it works. I need you to work with me. Uminga ako ng malalim, at tumama ang panibagong contraction. Okay, push mo kapag sinabi ko. Hinawakan ko ang kamay ni Hayden habang sinusuklay niya ang isa pa niya sa buhok ko. Okay, Sophia, I'm gonna need you to push now. Sabi niya at ginawa ko naman. Come on, push. Iyak ako ng iyak habang pinipigilan ko pa ang paghinga. Sino ang nagsabing mas madali ang pangalawang pagkakataon? Mabilis akong bumuntong hininga. Go ahead, Sophia. Sinimulan ko ulit itulak, habang nakadikit ang baba ko sa dibdib ko. Matigas ang kamay ni Hayden habang sumisigaw sa itaas ng aking mga baga. Naglakas loob akong may magsabi sa akin na huwag sumigaw. You're doing great. Kakatwang nagpakinig sa akin ang mga salita ni Hayden. You're champ, my champion. Kaya dadalhin mo ang dalawang sanggol dito at ipakita sa lahat kung gaano kakakulit. The head is out, push again Sophia, come on. She said and I pushed again as I could habang napakagat labi. Uminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagtatrabaho, gusto ko lang matapos ang lahat ng ito. Napapikit ako ng mariin at napatigil sa paghinga nang makarinig ako ng sigaw na iba sa sigaw ko. One is out, nakangiting sabi ng doktor. Naramdaman kong medyo nakahinga ako ng maluwag habang patuloy siya sa pagiyak. It's a boy, sabi niya. A baby boy again. Ngumiti ako. Napatingin ako kay Hayden habang nakatitig lang sa nurse na nakahawak sa boy namin. Gusto bang putulin ng father ang cord? Tumango ang doktor at tumayo siya. Narinig ko yun habang umiiyak ang baby. I want. Pinigilan ko ang sarili ko at napaungol nang magsimula na naman ang contraction ko. Hindi makapaghintay si baby number 2 na makita ko si baby number 1. Well, looks like the second baby can't wait. Nakikita ko na ang ulo. Sabi ng doktor. Sophia, come on again. Sabi niya at sinimulan kong itulak palabas ang pangalawang baby. Umalik si Hayden sa gilid ko, sabay halik sa pisngi ko. Ang gwapo niya, baby. Mahinang sabi niya. Malapit ka nang matapos. Pagkatapos ng mas maikling panahon pagkatapos ng una, ang aking pangalawang sanggol ay lumabas. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag nang marinig kong umiyak ang pangalawa kong anak. And a little girl, anunsyo ng doktor at napangiti ako ng malaki. Kailangan natin ang father para sa second cord. Tinala ng nurse ang baby boy ko, at agad ko siyang hinawakan. Hey, baby boy, napangiti ako nang hawakan ko ang maliit niyang kamay sa kamay ko. Napakagwapo mo, sabi ko. Nasaan ang aking little girl? Here. Dumating si Hayden habang hawak ang prinsesa kong nakabalot ng pink na kumot. Hinawakan ko siya sa kabilang braso ko, at hinalikan ng bahagya ang ilong niya. My beautiful princess, sabi ko at seryosong hindi ko na napigilan ang luha ko.
My little girl. Umupo si Hayden sa gilid ng kama habang nakatitig sa mga sanggol. Ang ganda naman nila, diba? Napangiti ako at tumango siya na pinasadahan ng daliri ang pisngi ng aming mga anak. Precious. Sinabi niya, you did it, baby. Umiti si Hayden, sabay halik sa noo ko. Nakangiting naglakad palapit sa amin ang doktor. May mga pangalan ka ba para sa kanila? Florine at Florette, mahinang sabi ni Hayden na ikinatawa ko. I'm sorry, I didn't get that. Napangiti ako, don't mind him. Sebastian at Elena, sabi ko na hindi mapigil ang mapangiti. Mayroon kaming isang little girl. Ngayon ang aking baril ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sabi niya at natatawa akong nakatingin sa mga babies ko. They're ugly. Nakakunot ang noo ni Jason na nakatingin kay Sebastian tapos kay Elena. Jason, tumawa ako. Dumating si Hayden mula sa likod na kinikiliti ang tagiliran niya. Already mean to your siblings. I'm not being mean. Tumawa siya. You said to never lie. Yes, but don't just call people ugly. Napangiti ako. Okay, they are not cute. Pinuhat siya ni Hayden, kaya napasigaw siya ng malakas at tumawa. Be nice to your siblings, young man. Sabi ni Hayden na kinikiliti ang tagiliran niya. Tumawa ng malakas si Jason habang hinihila ko si Sebastian ng kumot. Okay, I'm sorry. Natatawang sigaw ni Jason. Good. Napangiti si Hayden na huminto nang hawakan ni Jason ang kanyang kamay na humihinga ng malalim. Ilang segundo rin siyang nakahinga habang hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang ama. Tired. Mapanuksong tanong ko na nakatingin sa kanya habang pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Tickling hurts. Sinabi niya. Nakangiting ibinaba siya ni Hayden. I brought my homework. I need help. Let's get to eat. Sabi ni Hayden habang naglalakad papunta sa couch kasama si Jason. Bahagya akong napangiti nang buksan ni Jason ang kanyang school bag para ilabas ang kanyang mga gamit. This homework is not good. She's going to do it in class anyways. Why do we have to do it at home? Napangiti ako ng mahina. Ganyan talaga, baby. I don't like her anyways. Why not? Tanong ni Hayden. Because she always calls mommy. Yes, because you can't stop fighting. Sabi ko kung tutusin. Because the other kids are also stupid. Nalaglag ang pangako sa pagpapakawala ni Hayden ng tawa. Jason, don't talk like that. Matigas kong sabi. And don't encourage him, Hayden. Sabi ko. I'm not. Umisi siya habang binigay sa kanya ni Jason ang kanyang homework book. Napasulyap ako sa dalawang baby ko, nang makitang natulog na si Elena at malapit na rin dito si Sebastian. Nakatulog siya. Sabi ni Hayden sabay hila ng kumot kay Jason na natutulog sa couch. At ganoon din ang dalawang other monsters. Sabi niya sabay tingin sa mga babies. Ilang oras na silang natutulog. Sabi ko, at hindi sila mga monsters. Idinagdag ko ang paghampas sa dibdib niya ng mapaglaro. Oo, tama. Nakangiti siyang nakatingin sa kanila. Kahit ang aming little girl. Oo naman. Silang tatlo. Tumawa ako na umiling. Baliw ka. Lalo na ang little princess. Dahilan kung bakit ko naisip na maikulong natin siya sa piitan kapag nagsimula na siyang maglakad. Tiningnan ko siya nang nanlalaki ang mata. Hayden. Nagbibiro lang ako. Tumawa siya ng mahina. Ikaw ba? Hey. I don't want the double work. You already attract enough men. And it drives me crazy. That's why my gun is leaving the safe. Nakatitig lang ako sa kanya na parang baliw na lalaki. Baliw ka. Sabi ko na nakatingin pa rin sa kanya ng kakaiba. Dapat sanay ka na. Hindi ko kaya, Hayden. Araw-araw kang nagiging baliw. Kasalanan mo. Sabi niya, sabay suklay ng daliri sa pisngi ni Sebastian. Mine. Oh yeah. Medyo matino ako bago kita nakilala. Nakangiti siyang lumipat sa kabilang side ng hospital bed. Umupo siya sa tabi ko at pinulupot ang isang braso sa balikat ko. Ngunit ang dalawang sanggol ay dobleng problema. Sabi niya sabay sundot sa bilog kong tiyan. Hinawakan ko ang mga daliri niya nang susundutin na naman niya ako. Alam ko, pero pinaghandaan kami ni Jason at ng init ng ulo niya sa kahit ano. Natawa ako ng mahina. Umaasa ako. Hinawakan ko ang kamay niya na dumaloy ang mga daliri ko sa buko niya. I'm sorry sa mga nasabi ko kahapon. Tumawa siya ng mahina. Sino ba nagsabing nagrereklamo ako? I got to see Godzilla giving birth. Epic. Hinampas ko ang braso niya, saka siya tinulak ng mahina. Never mind. I hate you and you're a horrible man. Alam mo kung itutulak mo ako palayo, mas gusto kita. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Give me a kiss so I can forgive you.
Natatawa kong tinulak ang dibdib niya. No, hindi na ako humihingi ng tawad. Stop it. Stop what? You were apologizing and I'm ready to forgive you. But there's no apology without a kiss. Sabi niya sabay hawak sa mga kamay ko. Hindi kita binibigyan ng halik. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo sa akin. Pagkatapos ilagay ang mga sanggol sa loob ko. Sabi ko pabalik. Baby, kung hindi soundproof ang bahay natin, kukumpirmahin ng mga kapitbahay at mga lalaki sa gate na mas okay kanyan. Napabuntong hininga ako at sinamaan siya ng tingin. Lumawak ang ngisi niya. Mali ba ako? Whatever. Tumawa siya sabay halik sa pisngi ko. Kaya bigyan mo ako ng halik. Sabi ko hindi, sabi ko na nakatingin sa kanya ng masama. Pinanliitan niya ako ng mata. Ang swerte mo kakapanganak mo lang kahapon, or I would take my kiss whether you liked it or not. Ngumiti ako sa kanya ng matamis. Oh I know, pero hindi mo magagawa yun ngayon. Don't smile at me woman, you're just evil. Bahagya akong natawa bago hinawakan ang kwelyo niya para ibaba ang labi niya sa labi ko. Naramdaman kong ngumiti siya sa labi ko, bago lumipat ang kamay niya sa batok ko, para kunin ang halik. Kumiwalay ako pagkatapos ng ilang sandali. 6 weeks. Kung gigisingin mo ang kaibigan mo, wala akong gagawin dyan, sabi ko at napaungol siya. Hinalikan ko siya sa pisngi nang magsimulang gumawa ng maliliit na ingay si Elena. See what I was talking about. Problema, umiti ako. Hindi pa siya umiiyak. Tahimik kaming naghintay hanggang sa tumigil siya at nagpatuloy lang sa pagtulog. I can't wait to see the nursery. What color is it by the way? Black, sabi niya. Pinagsalubong ko ang kilay ko. Black and what? Just black, even the diapers are dark color. Mabilis akong umayos ng upo saka tumingin sa kanya. Pakisabi sa akin nagbibiro ka. Umisi lang siya nang hindi sumagot. Nakahinga ako ng maluwag. Tinakot mo ako idiot. It's white and beige. Since hindi natin alam ang gender ng baby. Umiti ako at tumango bago humikab. Hindi ka masyadong nakatulog kagabi. Sabi ni Hayden, sabay halik sa noo ko. Matulog ka na. Tumango ako at pumikit nang hindi na naghintay ng isa pang segundo. Makalipas ang 5 taon. Mommy, bahagya akong napatalo nang makarinig ako ng sigaw mula sa kusina at isang basong nabasag. Nagmamadali akong pumunta sa kusina para lang makita ang basag na baso sa sahig, at si Jason naman ay galit na nakatingin sa kapatid niya. See what you did? What happened here? Galit na tanong ko. And what are you doing in the kitchen? Nagkatinginan lang ang dalawang lalaki na walang sinasabi. At halatang kailangan ding tiisin ni Sebastian ang init ng ulo ni Hayden. Napatingin ako sa kanila tapos si Elena sa sulok hawak lang yung doll niya. I didn't do anything mommy. I was just playing with Polly. Nakapout niyang sabi. Yep, she did something. She threw the glass. Parehong bulalas ni Sebastian at Jason. Elena, why would you do that? They were fighting and didn't want to play with me. Nakapout pa rin niyang sabi. Okay, go to your room Elena, I'll be right there, sabi ko sabay turo sa pinto. Bumaba ang mukha niya habang umiiyak. Tumakbo lang siya palabas at patungo sa hagdan. And why were you two fighting? Tanong ko, sabay hawak sa balakang ko habang nakatingin sa mga boys ko. He's a idiot, putol ni Jason. No you are. Napabalikwas si Seb nang muli silang magkaharap. Enough. Inis na sabi ko. How can you be best friends one second and enemies the next? But he started it, sigaw ni Sebastian. Stop it. If I heard you two fight again I'm gonna have to tell your father to deal with you two, sabi ko at tumango naman silang dalawa. Well at least may isang tao na talagang kinatatakutan nila at nakikinig sa tabi ko. Tumango ako. I better not hear you fighting again. Sabi ko, sabay labas ng kusina. Minsan sila ay adorable, ngunit pagkatapos ay sila ay magiging ganap na mga monsters, gaya ng tawag sa kanila ni Hayden. Umakyat ako sa hagdan, at patungo sa kwarto ng aking little girl. Nakahiga siya sa kama at napaupo nang marinig niyang bumukas ang pinto. It wasn't me, agad niyang sabi. You didn't throw the glass in the floor. Kumunot ang noo niya. I did that, but it wasn't me. And why? Lumalim ang pagkunot ng noo niya. They wouldn't play with me. This is not a reason, you know I don't want to act like this, throwing things like that. I don't like it and I don't want you to have this kind of reactions ever again. Yes mommy,
Good, now you stay in your room until I call you out for dinner. Lumabas ako at dahan-dahang isinara ang pinto. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Bakit wala si Hayden kapag kailangan mo siya? He is supposed to be the mean parent, hindi ako. Nang magsimula akong maglakad pababa ng hagdan, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng front door. Kaya ngayon nagpa siya siyang magpakita. Pinag-cross ko ang braso ko sa dibdib ko habang pababa ng hagdan. Ganyan mo ba ako batiin? Umisi siya habang nakatayo lang ako sa huling hakbang ng hagdan na nakatitig sa kanya. Pinuksan niya ang kanyang mga braso at napabuntong hininga ako papasok sa kanila. Your kids are driving me crazy. Umisi siya. Kaya kapag sila ay cute at cuddly, sila ay iyong mga anak, but when they turn into monsters they are mine. Oo, tumango ako sa dibdib niya. Anong nangyari? Bumuntong hininga ako saka dahan-dahang humiwalay. Don't worry, ako na ang bahala. Sigurado akong ginawa mo. Umiti siya sabay halik sa noo ko. Hi daddy, sigaw ni Jason mula sa kusina. Hi daddy, ulit ni Sebastian. Stop imitating me, galit na sabi ni Jason. I was not, sagot naman ni Sebastian. He is my dad too. Nakangiting umiling ako, kailangan nating baguhin ang mga bata. Bahagyang tumawa si Hayden. Nasaan si Elena? Sa kwarto niya, pinarusahan. Paliwanag ko sabay turo sa hagdan. Sinabi ko sa iyo na sila ay mga monsters. Mababa niyang sabi. Natawa ako ng mahina. Kamukha mo kasi sila. True. Tumango siya bago hinawakan ang kamay ko, at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Kailangan kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Kumunot ang noo ko at tumingin sa kanya. Ano? Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pag-akyat sa hagdan at patungo sa kwarto namin. Isinara niya ang pinto habang naglalakad kami at natatarantang nakatingin sa kanya. You're starting to scare me. What's wrong? Kevin, sabi niya, sabay tanggal ng jacket niya. Tumalo ng puso ko. Please don't tell me nakatakas siya, kinakabahan kong sabi. No, hindi niya ginawa. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ano? Ang kanyang biological parents ay may isa pang anak. May kapatid si Kevin, sabi niya. Ano, kilala ba natin siya? No, parang wala na akong mahanap tungkol sa kanya pagkatapos ng 18 kaarawan niya. Baka nagpalit na siya ng pangalan. Pero wala namang contact si Kevin sa kanya, diba? O baka naman kilala natin. Pero, bakit importante? Hindi naman siguro may ginawa yung kapatid niya. Pia, karamihan sa perang ninakaw ni Kevin ay inilipat sa isang account sa Greece. Wala kaming alam kung nasaan iyon. Hindi namin mahanap kung nasaan ito hanggang sa may nagpa siya na i-unlock ang account na iyon. And someone did a couple of days ago. Umupo ako at sinubsob ang mukha ko sa mga kamay ko. Kaya si Kevin ay nakikipag-ugnayan sa kapatid na iyon. Paano kung ang lalaking iyon ay kasing baliw niya? Pero may mahahanap ka sa kanya ng tama. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang mga kamay ko. Sinabi ko sa iyo, after his 18th birthday, walang mahanap tungkol sa kanya. Ngunit walang problema, dahil ang ginawa niya ay mag-unlock ng isang account. I hope not. It's not like Kevin can risk adding more years to his jail time. At walang natatakot sa kanya. He is just a nut job that likes making trouble for nothing. Sinabi niya. Napabuntong hininga ako at tumango. Well, at least, may 25 more years pa siya. We're all downstairs, you can come out. Nakangiting sabi ko pagkabukas ng pintuan ni Elena. Hindi pa natapos ang parusa sa kanya, pero nasa baba na kaming lahat at hindi ko pwedeng hayaang mag-isa sa kwarto niya. God, napaka-softy ko. Mommy, tawag niya nang papalabas na ako ng kwarto. Naglakad siya papunta sa akin at hinawakan ang kamay ko. I'm sorry po, I won't throw a glass again. Umiti ako at bumaba sa level niya. You won't even let me stay mad a little? Sabi ko na pinisil ng bahagya ang ilong niya kaya napangiti siya. I won't do it again. Sabi niya at pinulupot ang maliliit niyang braso sa leeg ko. Good, sabi ko, sabay hila sa kanya sa braso ko. You are my little princess, so don't go around throwing stuffs when things don't go your way, okay? Tumango siya sa leeg ko at humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Naglakad kami pababa ng hagdan. Si Hayden ay nakaupo sa sopa habang ang dalawang lalaki ay nakadikit sa kanyang TV habang naglalaro sila ng mga video game. Agad siyang tumakbo papunta kay Hayden nang makita niya ito. Daddy, sigaw niya nang hawakan siya nito, at hinalikan siya sa noo.
How is my little girl? Nakangiting tanong nito sa kanya. Kuya Jason and Sebastian were mean to me. Sabi niya. We didn't make you do anything though. You got into trouble on your own. Sabi ni Jason at bumalik siya sa video games niya. Yeah, we didn't. Sagot ni Sebastian, hindi umaalis sa TV ang kanyang mga mata. Is that so? But I heard you threw a glass against the wall today. Sabi niya, at sumimangot siya. I was playing with Polly. She pouted at kiniliti ni Hayden ang tagiliran niya kaya napasigaw siya. And they were mean to me. Not a good reason. Ibinaba siya nito at tahimik na umupo sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Ngayon ay ganyan ang gusto ko sa kanila. Ganyan mo sila kagusto. Ibinaling ko ang tingin ko kay Hayden habang nakatingin siya sa akin. Wala kang alam. Halika dito. Sabi niya sabay sumenya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko nang makalapit ako sa kanya at hinila ako sa kandungan niya. Natatakot ako na si Elena ay magiging Godzilla tulad mo. Don't call me that. Sabi ko sabay sendal ng ulo ko sa balikat niya. And she won't. We'll see about that. Mahina niyang sabi bago humalik sa pisngi ko. Hindi mo man lang siya pinarusahan. Ikaw ang masama, hindi ako, sabay yakap sa kanya. Dahil ako ang masama, they wouldn't mind if I kidnap you and take you upstairs. Tumawa ako, huwag mo nang isipin yun. Hindi ako pupunta kahit saan. Maghintay lang ng ilang minuto at makikita mo kung iiwan ko sa iyo ang pagpipilian. Baliw, umiling siya bago niya sinimulang hilutin ang tagiliran ko ng dahan-dahan. Tahimik lang kaming nakaupo habang sinimulang ipakita ni Jason kay Elena kung paano laruin ang laro nila at may ngiti sa labi ko. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Sofia at Hayden. Forgiveness is the best form of love. Kailangan ng isang malakas na tao para humingi ng sorry at mas malakas na tao para magpatawad. Kung ang dalawang puso ay nakatakdang magsama, gaano man katagal, gaano kalayo ang kanilang narating, gaano man kahirap, pagsasama-samahin sila ng tadhana upang pagsaluhan ang kanilang pagmamahalan magpakailanman. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.